Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa 15 na linggo tayo ng karaniwang panahon sa taon A. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasyon ng Quiapo, ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon sa lahat ng nakikiisa sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, at ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon sa para kay Helen Manuel, para kay Arthur Pascua, at para sa lahat ng mga intensyon na naitala sa ngayon. Mga kapatid, sa talinghaga ng magsasaka, ipinaalala ni Jesus na mamunga ng masagana ang salita ng Diyos sa ating buhay kung ihanda natin ang lupang tatamnan nito. Bukod sa pakikinig ng buong puso sa salita ng Diyos, hinahamon tayong tumalima sa hiniling ng Ebanghelyo mula sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri pa Dharma, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, halilang amang makapangyarihan, Panginoon Jesu Kristo, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalalakdok sa kananang
luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inulagan ng iyong maasang ilaw ang mga naligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkaloban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan, ay lumambot yaong lupa. Kaya naman, pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay, masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa iyahayag na kalwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha
ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at iniinis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguuhay. May tigsasandaan, may tiga-anim na po at may tigka-tatlumpong butel ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Narito tayo sa 15 na linggo sa 15 na linggo ng pagkaraniwang panahon sa taon A at atin pong pagnilay-nilayan ngayon ang salita ng Diyos. Na ayon pa sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias kapitulo 55 versikulo 11 na tulad ang salita ng Diyos ng ulan at niebe na hindi ito babalik sa langit at babalik lang kapag ka ito'y nakatupad sa kanyang misyon na baguhin ang lahat para sa Panginoon. Kaya kung atin pong napakinggan sa ating panong pagbasa na ang pag-asa sa lahat sa atin ay tayo na
nakaranas ng mga paghihirap dahil sa buhay na pinagdaanan, mga pagsubok o mga suliranin na kinaharap natin. Hindi po ito katumbas ng kagalakan na ating makamtan kapag tayo'y manatili sa ating Panginoon, sapagkat tumanggap na tayo ng Espiritu ng Diyos upang tayo ay makahati sa malhating kalagayan ng mga anak ng Diyos sa kagalakang walang hanggan sa kalangitan. Pero ang salita ng Diyos, ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 1 hanggang 9, ito ay matulad sa binhi na ito ay itinanim ng isang magsasaka at nagasiksya ng binhi at ito'y napunta sa apat na klase na lupa. Ang una na klaseng lupa, yung matigas gaya ng sa tabi ng daan. Ang pangalawa, klaseng lupa sa versikulo 5 hanggang 6, yung lupa na maraming bato. At dahil maraming bato, hindi nagkaugat ng maayos, kaya natutuyo agad. At ang pangatlo na klaseng lupa ay ang lupa na may dawagan. At iniinis ng dawag ang salita ng Diyos, hindi ito nagbubunga. At itong dawag ay katumbas ng mga kinamalingan natin sa buhay, mga hilig o kaya ang mga gusto natin sa buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang pang-apat, ang binhi na nahasik sa mataba na lupa. Ito po yung tayo ay handang-handa at maayos ang ating buhay panampalataya at tayo'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos na hisik sa ating mga puso at sa ating kaluluwa ay mayroon ding tatlong klaseng mga bunga. 100% na bunga sa tunay na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Mayroon ding 60% lang na kung saan 60% lang sa kanilang panahon, sa kanilang kakayahan, sa kanilang mga kaloob na ibinahagi sa Panginoon. At mayroon ding 30% lang na napaking bahagi na punta sa sarili. 30% lang ang napunta sa Diyos. Kaya sinasabi ng ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo natin ngayon, Versikulo 9, Kapitulo 13 na Ebanghelyo ni San Mateo, na tayo ay magkaroon ng tunay na pandinig. Kaya sinasabi niya, ang may pandinig ay dapat makinig. Dahil kung minsan, hindi tayo gaanong nakarinig sa mensahe ng Diyos. Ang mensahe ng Diyos ay mababasa natin sa Biblia. Tinuturo po yan sa panahon na mayroong humilia o sermon at sa mga pagbasa na binabasa sa panahon ng misa. O dili kaya mga pagtuturo ng simbahan. Kung minsan tayo ay nagbingi-bingihan lang at dahil dito, ang salita ng Diyos ay hindi tumitimo at hindi ito nagbunga ng malaki sa ating buhay panampalataya. Pero tayo ngayon ay tinatawag. Tinatawag tayo na sana magbunga tayo kahit kakunti. Basta may bunga tayo na ialay natin sa Panginoon na bunga ng ating pagsasaksi sa pananalig sa panampalataya natin na Kristiyano. Ngayon, ngayong panahon na modernong panahon, may mga social media na kung minsan ginagamit upang masagkaan pa ang pagsabuhay ng salita ng Diyos. At kung minsan ang mga simbolo ng ating panampalataya ay ginawa ng mga drama-drama at pinagtawanan pa ng marami. Ang ating Panginoon mismo ay kuminsan ay pinapahayag sa isang mapangahas na kung saan
hindi na nirespeto. At sabi nila, yun ay kultura, arte, at social media. Ganun ba ang ating paggalang sa Diyos na parang nilapastangan na natin siya dahil sa sining, dahil sa pag-iisip na mali? Siguro panahon na ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating mga puso. Isabuhay natin upang igalang naman ang mga simbolo ng ating simbahan, ang mga simbolo ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang mga minimithi natin na mithiing Kristiyano, ang ating mga ipinaglaban upang ang tao ay magiging tunay na imahin at larawan ng Diyos at igalang ang bawat isa, igalang ang buhay. Maraming patayan, maraming mga nagginawa ay pinagtawanan na lang ang simbahan dahil minumura pa pati ang pangalan ng Diyos. At mayroon pang nagpapatawa kung ano-ano sa mga programa na kung saan nawalan na tayo sa tunay na direksyon sa pagmamahal at sa paggalang sa Diyos. Panahon na siguro na dapat nating tingnan ang ating mga puso. Panahon na siguro na ang ating mga konsensya ay dapat nating titingnan. At ating igalang ang Diyos. Sapagkat kung hindi siya igalang, kapag hindi natin igalang ang kong Hesus Nazareno, may parusa na darating sa ating bayan. Kailangan natin ang tunay na pagbalik-loob. At kung sino mang napalaganap sa mga mali na mga eksena, mali na mga gawain, ay dapat magbago na upang tayo ay magkaroon ng biyaya at paloob sa Diyos. Sapagkat kung hindi, darating ang panahon na lahat tayo ay magsisisi sapagkat hindi po natin dapat lapastanganin ang pangalan ng Diyos, ang mukha ng Diyos, ang dasal ng ating Panginoong Nazareno. Panahon na tayo'y makinig. Makinig ng mabuti. Hindi palampasin sa ating mga tainga na mga salita ng Diyos ay pumapasok sa ating mga puso. Tumitimo ito, lumalago, upang tayo'y magbunga sa ating buhay, pananampalataya at pananalig sa Diyos. Naway, tapatan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay na tayo ay laging nagpahayag ng kabutihan, gumagawa ng mabuti, nagkaroon ng tunguhing mabuti at adikaing mabuti upang ang Diyos ay siyang maghahari sa ating buhay sapagkat ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanausroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto tuhukom sa nabuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumadalangin tayo ngayon sa Ama na huwag lamang tayo maging mga tagapaginig ng salita, kundi mga tagasunod at nagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama,
Turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang simbahang Katolika ay patuloy na hubugin ng salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo politiko ay tapat na maglingkod sa bayan, ayon sa halimbawa ni Hesukristo, makatagpo nawa sila ng inspirasyon at lakas sa salita mo, Ama. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang buong lugod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Langin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, manahanawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at pasundan namin ang daang tinahak ng iyong anak, kung saan kami makapaumunga ng masaganang makasandaang ulit. Ikaw na buhay at nagaharing kasama ni Hesukristo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pangitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanito na marapat ni kay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa buhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang na kailan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagubingi sa kadakilaan. Sa iyong katapitan, pinanakit ang
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gay naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, Ina ng Diyos, Ina ng Carmel, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at magkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, piwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ng itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsala mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong paligtas naming ipinagdiriwang sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukarsiya o Banal na Misa kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasa ng Quiapo. Kayo mga naugnay sa pagitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Siya ang ating gabay. Siya ang salita na binigkas ng Ama na nagkatawang tao. At siya ang nagturo sa atin ng salita ng Diyos. Naway, isabuhay natin ang salita ng Diyos upang tayo ay mamunga ng masagana sa ating pamumuhay sa pananalig sa ating Panginoong Diyos. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahala pong Isus na sa rin, hekbusin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan mga tang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito naway maalalang pangako nun sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayan kapagpahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro